Alright mga kaibigan, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga kaibigan OFW, Taong Gala po kasama si Pintorado. Sa ngayon po, ay nandito tayo dumayo sa San Pedro at mismo sa Pasita Complex Market ay ating tatanungin at iikutin ang mga nagtitinda rito at aalamin natin ano nga ba ang tunog ng isang Francis Leo Marcos pagdating sa politika. Siyempre mga kaibigan, may nakita tayong isang tindera. Tatanungin natin. Good afternoon, ate. Ano pong pangalan? Sweetie Rose. Matagal na kayong nakapwesto rito? 8 years na. 8 years na. Alright. Ang katanungan po namin, ate, kasi nasa Calle Sorby kami, kung okay lang. Kilala mo ba ang isang Francis Leo Marcos? Opo. Ano pong pagkakilala mo? Namimigay siya ng mga bigas. Ng mga bigas. Oo. Kaya ho namin na itatanong kasi siya po itatakbo ng senador, no? Number 44. At tayo naman ay pipili ng 12 senador. Kung sakali ba, may sasama ba sa listahan mo doon sa 12? Kasama siya sa ano na yan. Pang ilan kaya? Sasama ko siya kasi ano naman siya, dami naman yung natulungan. Hindi lang natin alam kung pang ilan, basta isasama. Kung magkakaroon ng pagkakataon ano, na makausap o makaharap mo siya bilang isang vendor, anong sasabihin mo sa kanya? Magpapasalamat dahil marami siya natulungan talaga. Marami siya natulungan. Tapos sana ituloy-tuloy na. Baka may babatiin kayo sa mga kamag-anak ko niya. Hello lang po sa mga taga-Bacolod din Nigaran. Taga-Bacolod po. Ayan, salamat po ate ha. Ayan po si ate mga kaibigan. Hindi man sigurado kung saan niya ilalagay, saan niya ipipwisto. Pero ang pinakasigurado, kasama siya sa 12. Alright, tanungin naman natin si ate. Ate, good afternoon. Taong Gala. Kaya tatanong ko lang sana kung kilala mo ang isang Francis Leo Marcos. Ako sir, kilala. Balitang-balita po yung pamimigay niya po ng bigas. Kaya talagang sikat na sikat. Alright. Ano ho ang pagkakakilala niyo sa kanya? Mabait po siya kasi kung hindi po siya mabait, hindi po siya mamigay po ng bigas sa mga taong nangailangan. Alright. So isa ho katanungan kasi ngayon po tumatakbo siyang senador, number 44. 12 naman ang pipiliin natin kung sakali doon sa mga sinabi mo. Maisasama ba siya sa listahan mo sa 12? Pang ilan po kaya? Hindi ko man po masabi kung pang ilan siya, pero sure po ako na isasama ko po siya. Dahil po doon sa mga ginawa niya po para sa ating kababayan. Kung magkakaroon ng pagkakataon na makausap mo siya, harapan, anong mensahe ang ipapabot mo sa kanya? Sir, maraming salamat po sa tulong na ibinigay niyo po sa mga kababayan po natin. Hindi man po nakarating sa amin, pero at least yung tiwala po namin sa inyo. Sana magtuloy. Tuloy po at maraming salamat. Para sana po manalo po kayo sa darating po na election. May babatiin po kayo, te? Ay, hello po. Binabati ko po yung mga kamag-anak po sa Negros Occidental. Ano pangalan te ulit? Risa po. Ayan, si Ate Risa. Yan po ang tinig ni Ate Risa, mga kaibigan. At talaga naman, napaka-swabe ng kanyang sinabi. Hindi din sigurado kung saan ilalagay, pero siguradong isasama sa 12. Eh kasi ate, sumusubo. Huwag na natin istorbohin. Kumakain eh. O, tumatayo yun. Kumakain. Kaya dito tayo. Kumakain tayo rito. Ito may makita tayo ulit. So dito, samot-saring mga gulay. Ang makikita ninyo. Parang gusto ka yung talbos ng kamote. Ano? Ay, ba't bilog ang ano ate? Ang talon? Yes, may bilog. May bilog. At, alam ba ang masarap? Yung bilog o mahaba? Mahaba. Yung mahaba. Ay, ganun po ba? Pero ate, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Ha? Hindi niyo kilala yung namigay ng bigas at nag-viral sa Facebook? Si ate talaga, hindi niya kilala. So kung nabigay ng bigas, kilala agad. Parang ganun. Okay lang ate, thank you so much ha. Si ate hindi niya kilala. Iingat pa rin tayo dito. Hahanap tayo. Bumubuto na po ba kayo, kuya? Hindi pa po. Ah, hindi pa po. Opo. Okay. Dito tayo. Vlog si Bossy nga. Yes, sir. Ano ba na kayo, sir? Respect pa lang. Nagsusorbiho kami, sir. Ang sorbiho namin, kung kilala mo ang isang Francis Leo Marcos, yung nag-viral sa si Tumulong. Si Brad ko yun eh. Ay, acro kayo? Oo. Okay. So, anong pagkakaalam mo at pagkakilala mo sa kanya?
Hindi ko pa naman siya gano'ng kilala kasi. Hindi, kung narinig mo lang. Nakilala ko lang sa post nung... Sa Facebook, sa YouTube. Siya yung namigay ng bigas, di ba? Yun, sa Maynila. So, ang isang katanungan ko, kuya, pwede lumapit, natatakot ako kayo para ano? Siyempre, kaprad, isasama mo ba siya sa listahan? Oo naman. Oh, pang ilan siya? Nangunguna yun. Nangunguna kasi si kaprad. Oh. Anong mensahe mo? Ito pinakamaganda. Anong mensahe mo sa kanya bilang kaprad mo? Ay, pag brad yan, matik na yan. Isang sulit yan bilang kapatiran. At anong pangalan, kuya? Dong. Dong. Si Kuya Dong, mga kapatid, sulit kapatiran, solid akro. Thank you so much, kuya. Maraming maraming salamat. Ikot pa tayo rito. Kuya, magkano ang kilo ng manok? 215. Pwede pang magtanong ho kami. Kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Hindi gaano ko yun. Hindi ako. Okay lang ho. Kung ano yung pagkakadinig niyo sa kanya, sila, ano ho yung pagkakaalam mo sa kanya? Hindi ko naririnisan niya. Gawa na busy ako sa tapang. Okay, siya po yung nag-viral sa Facebook at YouTube na namigay ng bigas. Namahagi po siya ng bigas ng panahon ng pandemya. Oo. So kaya po namin sana nagtatanong kami kasi nagsosolve ho kami. Tumatakbo siyang senador number 44. 12 po sana ang pipiliin natin. Ang tanong ko lang ho kung may sasama siya sa listahan mo. Kung makakaboto, sasama ko po. Kung? Kung makakaboto po, sasama ko po. Ay, di po kayo makakaboto ngayon? Hindi ko po lang kasi busy po sa trabaho, iba kayo dumakalis eh. Kaso ibig sabihin, butante kayo pero hindi kayo sure kung bubuto kayo. Pero kuya, bumuto ko kayo. Sayang. Sayang, kasi ibig sabihin, hindi man ninyo isama siya. Pero ang punto ko rito, yung tinatawag na karapatan natin na makilahok sa usapin pang politika. Tanging karapatan mo yan na ikaw ang makapangyarihan kaysa mga tumatakbo. Yung ba? Tama ba? So bubuto po tayo. Babalikan ko lang ho ang tanong kung sakali ba isasama mo ang isang Francis Leo Marcos. Kasama po. Yun ang magandang tanong. So ngayon mga kaibigan, kasama na po ni Kuya. Maraming salamat Kuya. Ha? Thank you so much. Ano pong pangalan? Daniel. Kuya Daniel, baka may babatingin kayong pamati na rin. Kuya Daniel, salamat ha. Isang bagsak. Alright, si Kuya Daniel. Dati hindi daw bubuto pero napaliwanagan natin. Alright. So ngayon, bubuto na siya. Hanap tayo. Pwede yung magtanong. Kilala niyo po ba ang isang Francis Leo Marcos? Sa Facebook, sa YouTube, naririnig. Hindi niyo naririnig. Ah, hindi. Hindi nanonood ako dito mga teleserye. Ah, sa mga YouTube, hindi. Oo, si ate nanonood sa mga teleserye, hindi daw sa YouTube. Ayan. Siya po yung nag-viral sa Facebook at YouTube na namigay ng bigas ng panahon ng pandemya. Ba, kilala niyan? Ito lang. Yan. Kilala niyo, ate? Ha? Francis Leo Marcos or Leo Marcos? Oo, hindi po yan. Ayun, kilala na ni ate, na-recall na. Ano pagkakakilala niyo ate? Manapanood ko lang naman siya dito eh. Opo, yun lang yung... Yun lang, sabi ano doon, namin sa Facebook. Yes, opo, siya po yun. Kaya ako namin na itatanong kasi siya po itatakbong senador number 44. Ang tanong lang ho namin... Di ba nakulungan, boss? Yes po, pero nag-file po siya at syempre, karapatan po niyan mag-file. Oo. Ngayon po, ang tanong ko ate, kung sa kabila ng lahat na ganyan pong impormasyon na nalalaman niyo, isasama niyo ba sa listahan? Pwede naman. Pwede, bakit pwede? Mabait naman siya dyan eh, namimigay ng mga bigas. Kung magkaroon kayo ng pagkakataon na makita niyo harapan, anong sasabihin niyo bilang vendor o nagtitinda dito sa palingga? Dapat tasan yung ano, mga ano, bilhin, mamahal ang mga bilhin ngayon. Oo. Murahan dapat niya. Ah, dapat murahan. Ang dami ngayon, mama, baka na ito ang muna namin. Dapat, lahat naman, nagmahal eh. So ayan po yung ano, yung sinabi ni ate, dapat daw babaan, no? Pero syempre, sabi pa nga, law of supply and demand, ay talagang, epekto din po ito ate, ng, yes, ayan po, isa po dyan sa nakapambay. Pero ini anyway, thank you so much, maraming salamat sa inyo. Anong pangalan? Ano po, Londres, Jo Marie. Ate Lon? Jo Marie. Ah, Jo Marie, si ate Jo Marie. Siya po ang may-ari. May-ari, ate Tierra, pero nandito po sila sa Three Brothers Fresh Chicken. Kita niyo naman, preskong-presko. Paa pa lang, pwedeng Adidas na. Yan, dito tayo sa mga isda naman. Ayun. Sa ito ay sorbeto. Ate, bakit ito pang masarap ang tako? Favorito ng mga lalakalak. Yun, tama. Oo, grabe. Iyong tahong ito ho. Ito, kuya, tatanong ko lang. Kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Parang si ate di makapag-move on. Yun, mas maganda.
Opo. O anong pagkakakilala po ninyo? Ano po siya? Isa po yung tumutuloy nung sumala po nung pandemic. Tumulong po siya yung namigay po siya ng kabakabang po. Oho. Okay. So, kaya ko siya itinatanong sa iyo kasi ngayon po tumatakbo siya, no? Number 44 ang kanyang numero. 12 naman ang pipiliin natin. Doon po sa 12 kung sakali may isasama pa sa listahan. Pang ilan po kaya? Hindi ko pa po masabi po. Basta't may isasama lang. Basta pa makasama lang po. Ang tanong ko ay bakit isasama mo? Kasi po pagka nga po na pandemic nga po, marami po siya natulungan. Okay. Tapos po yung di ba po na naano po siya noon na parang kumbaga sa gobyerno para na impeach. Tungkol din sa namimigay niya. Pero sa kabila ng lahat, naniniwala pa rin po yung sa kanya. Okay. Kasi marami mo talaga siya natulungan po. So, may i-re-recommenda mo ba sa mga kamag-anak? Apo. Anong pangalan po? Del. So, ayan po mga kaibigan, si Ate, nagtitinda ng seafoods dito naman po sa Palinga. Thank you so much, Ate Vera. Maraming salamat. Doon na po, Lula. Kumusta po kayo? Okay na po. Oo, si Lula parang nagulat lang, no? Oo, parang nagulat lang. Huwag po kayong mag-alala ka. Relax lang po kayo. Okay lang po bang makadaupang palad, ma-interview? Sa ano po, may kabiti po. Wala namang problema. Kahit hindi po. Ah, hindi ko kayo. Kayo ho, inay, kilala niyo po ba si Francis Leo Marcos? Ano po? Maayos siya na. Maayos? Yung nag-viral sa Facebook at YouTube na namigay ng bigas. Yun no, yung pagkakakilala niyo. Wala ko kayo kapasama ako na maayos siya. Maayos yan. Oo. So, isasama niyo ba sa listahan? Tumatakbo ngayong senador. Sasama niyo. Pang ilan po kaya sa senador? Number 44 siya eh. Pang ilan naman kaya? Alam kayo, baka maging pansang po siya. 15. 15, sobrang naman. 12 lang po. Grabe naman si Lola eh. Pang 10. Ayan. Basta pumasok siya, miski pang 12. Okay, ito, curious lang ako. Kung pang 10 siya, sino number 1 mo? Si Toto, si Vic. Si? Si Victor. Ano, si ano? Si... Sino ho? Sa Senado. Sino ko ba sa Senado? Rapi, Robin, sino naman? Dalawa lang may naano ko gano'n. Uy, sino ho? Yan, yun si ano. Yun na po, si ano. Okay. Oo, basta si ano, kilala na. Pero at least pang 10 po siya. Ito pinakamaganda, kung magkaroon ng pagkakataon na makaharap mo siya, nang sasabihin mo sa kanya. Ano, talaga? Ayan siya. Gusto mo siya. Ha, gusto mo siya. Ayan, so maraming salamat. Ano mong pangalan, Nay? Lidia. Lidia. So, si Nay Lidia po, mga kaibigan. Eh, syempre sa una, umiilag-ilag lang. Pero nung nahuli na rin natin ang kanyang puso, okay naman po siya. Pasok sa panlabindalawa. Salamat po, Nay Lidia. Thank you so much po. Pagbagsak, you. Thank you. Iikot naman po tayo rito, mga matin. Tingnan natin kung makahanap tayo dito. Dito tayo sa mga karne kaya. Wala magkano yung kilo ng karne? Magkano ang kilo ng karne? Karne? Oo. Baboy? Oo. 360 na ngayon. Pero hindi yun ang tanong. Ang tanong ko sana kuya, kung kilala mo ang isang Francis Leo Marcos? Francis Leo Marcos yung nag-viral sa Facebook at YouTube na namigay ng bigas. Kilala mo? Hindi ko masyado kilala. Hindi mo masyado. Naririnig lang? Naririnig lang. O anong pagkakarinig mo sa kanya? Magaling siyang ano, yung vlogger. So naririnig nyo bilang vlogger naman siya. Okay. Kaya ako na itatanong kasi tumatakbo siyang senador number 44. Isasama ba siya sa listahan mo? Isasama din. Pang ilan po kaya? Ayun, hindi ko masyari matuloy yung numero niya eh. Basta nakalista lang siya doon na ano. Kumbaga wala lang kasiguruhan kung saan ilalagay basta sama sa 12. Kung magkaroon ng pagkakataon kuya, sa sitwasyong kinakaharap natin ngayon, sabi pa nga, nagtataasan lahat ng bilihan. Kaharap mo siya, anong sasabihin mo sa kanya na gawin niya dapat? Gawin na dapat na pag siyang ano, nagbabaran pre sa mga bilihin, siya ay nanalo. Pag tumataas ba, lugi kayo? Lugi po. Bakit? Walang bumibili? Isa pa rin, walang ganang bumibili. Tapos, pag natira ka ng mga patara, ano na, buto pata, wala ka nang tutubuhin, abunado ka ba? Kailangan side na side.
Anong pangalan ulit, Kuya? Ha? Anong pangalan? Marcy po. Si Kuya Marcy, mga kaibigan. So, ayan po nasabi natin. Wala siyang kasiguruhan kung saan. Pero sa labing dalawa, ipapasok naman niya. At ang tanging panawagan niya ay tingnan ang mga nagtataas ang presyo ng mga bilihin sa ngayon. Pero siyempre, loob sa supply and demand, normal yun, pagka ganyang sitwasyon. Si Kuya, good afternoon Kuya. Kuya, pwede bang makasama kayo sa interview? Wala kasi yung may-ari. Ay, wala ko yung may-ari. Kuya, kayo po. Wala, hindi ko alam. Hindi nyo alam. Si Kuya kaya? Kuya, kilala mo kaya si Francis Leomas? Okay. Ano hong pagkakilala ninyo? Siya po yung nag-viral sa Facebook at YouTube na nagbigay ng bigas ni Leomas. Ngayon, no, tumatakbo siyang Senador 12, number 44. 12 naman yung pipiliin natin. Pang ilan kaya siya kung sakali? Ay, sa akin, pang tatlo siya. Pang? Pang tatlo siya para sa akin. Pang tatlo. Ay, kung pang tatlo, sino naman yung number 1? Number 1 dyan eh, ano, sa akin, si Tulpo. Tulpo. At saka si... Number 2. Medyo, Del Rosario. Ah, Del Rosario. Tapos, pangatlo. Okay. Pero ipapasok ko talaga siya, hindi maaaring. So, kung magkakaroon ng pagkakataon na kaharap mo siya, ano? Anong sasabihin mo? Sasabihin ko na maganda yung pahinatlan sana ng Pilipinas mo sa kaalim ko. Yung ano yung tinulong niya, lubusan pa niya. So kumbaga, kung anong naumpisahan, ituloy yan. May babatiin kayo kaya? Binabati ko si Mr. Pangkosara Lumbas Lugier pagkasinador dahil marami na siyang natulungan ng mga tao. Hindi lang sa isang lugar, kundi sa buong halos buong Pilipinas na marami na tumulong. Maraming salamat kayo. Ano ang pangalan? Rona Isira. Okay, thank you so much. Maraming salamat ha. Thank you. Inyo pong natunghayan mga kaibigan, ang isang bagong panayam na naman sa mga taong nasa laylayan ng lipunan. Sila ang mga taong unang tinatamaan sa sitwasyong tulad ganito. At siyempre, talaga namang kailangan lang na sila ang unang tanungin pagdating sa usaping politika. At sa vlog nito ay tunay ang pinatunayan natin na marami ang nagmamahal sa isang Francis Leo Marcos. Tahimik lang sila nagmamatsyag, nakatingin, subalit handang lumabas kung kinakailangan. Sa muli po, ako si Taong Gala kasama si Pintorados. Naway pindutin niyo ang subscribe button at bell button para maging updated kayo sa susunod pa naming paglalakbay. Mabuhay po tayo!